Tuloy-tuloy po ang pagbubukas ng oportunidad para sa mga naghahanap ng trabaho sa loob at labas ng bansa. Sa ikinasang job fair sa San Juan, ilang trabaho na in-demand abroad ang pwedeng mapasukan. At nakatutok si Maki Pulido. Nagumpisa si Gretchen sa basic mani-pedi training ng TESDA, pero dahil nauso ang nail art, nag-training pa siya hanggat matutong mag-nail art at nail extension. At bagamat isa si Gretchen sa mga nawala ng trabaho noong kasagsaga ng pandemya, senior nail technician at supervisor na siya ngayon ng isang nail salon. Dahil ngayon, so parang new generation, nag-improve yung pagiging manicurista. So nag-undergo kami ng training. In demand na uli ang mga nail technician, di lang dito kundi sa abroad. Sa job fair sa San Juan City, mga nail technician ang isa sa mga inaabangan mag-apply ng mga recruiter. Isa raw kasi ito sa hinahanap ng mga employer sa Middle East tulad sa Qatar at Saudi Arabia. Pero pahirapan daw ang recruitment dahil mas maraming gusto na lang manatili sa bansa. Lalo't natatapatan daw ng sweldo rito ang alok na sweldo abroad para sa mga nail technician. Nasa 30,000 pesos daw ang karaniwang inaalok na sahod para sa mga nail technician sa Middle East, meron pang meal allowance at libreng matitirhan. Tatlong-tatlo pong branch yung agency namin pero bihira po yung nakukuha namin nail tech. Pero kung si Gretchen daw ang tatanungin, hindi na muna siya interesadong mga ibang bansa dahil okay naman ang kanyang kinikita. Akala lang ng iba, mababang ano lang ng trabaho yung pagiging nail technician. Bukod sa nail technician, in demand din daw maging ibang posisyon sa salon tulad ng hairstylist. May mga job order nga raw silang hindi mapunan. Ngayon po mga beauticians, marami pong salon sa Middle East. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras.